Alam mo ba na nung naganap ang Marawi Siege ay nagpadala rin ng tulong ang Russia sa ating bansa? Diniliver lang naman nila ang 20 units ng multipurpose vehicles, 5,000 units ng assault rifles, at 1 million units ng cartridges with steel core bullets, 5,000 units ng steel helmets, at marami pang iba para matulungan ang mga sundalo natin sa laban nila sa Marawi. Teka lang, mga utol, matanong ko kayo, palagay nyo ba matibay na kaalyado itong Russia? O matibay sila in terms ng military weapon? At sa mga hindi nakakaalam, ang Russia po ang ang merong hawak ng pinakamalakas na nuclear bomb sa buong mundo. Sa lahat ng nation na may nuclear weapon. Okay, yung char bomba kung tawagin. Anyway, palagay nyo ba makakapag-depend tayo sa kanila? Makakapag-depende ba tayo sa kanila? Kung sakaling magkakaroon ng ano, kung sakaling sa kanila tayo kakampi. Ako, ang hindi ko lang naman nagustuhan sa Russia yung ginagawa nila sa Ukraine. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Dahil na rin sa banta ng digmaan sa Southeast Asia region, mga utol, alam naman natin na unti-unti na nagsisilabasan ang mga kaalyado nating bansa dahil nga sa sigalot sa West Philippine Sea, mga utol, at nailabas na natin yung part 1 ng video na ito na mga bansang kaalyado ng Pilipinas. So Israel, South Korea and Japan, yan ang unang lumabas. Ito po ay part 2, ayan o, kalagay o, aliado part 2. So dadagdagan natin ano-ano pa nga ba ang mga bansang kaalyado ng Pilipinas bukod sa US. Anyway, mula ito ay Sir Lester Channel. Subscribe niyo yan. Paki-like na rin yung video. Ito pa, mga bansang kaalyado ng Pinas. Game na. Galing ng intro, ha? Ano-anong mga bansa nga ba ang may tuturing na kaibigan ng Pilipinas? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay pagpatuloy mo lamang yung panonood at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, at comment. Para sa video, yung video na ito. At huwag din kalimutang i-like ang official Facebook page natin. Shoutout kay El Chapo, shoutout kay Zani Nakoda, at shoutout din kay Melvin Escarlan. Maraming salamat sa inyo. Shoutout pala sa lahat ng aking mga giliw na manonood. Patuloy na pagsubaybay. Shoutout sa inyo, mga utak. Sir Lester Channel. Sa naunang video ay nilahad ko sa inyo ang tatlo sa mga bansang matatawag nating kaibigan at handang tulungan ang Pilipinas kung sakali mang marap muli tayo sa isang malaking hamon. Japan, South Korea, and ilan sa mga bansang Israel. Nabanggit ko ay ang Israel, Japan, at ang South Korea. Nakakatuwang isipin na may mga banyaga na handang suportahan ang ating bansa. Pero lagi nating tatandaan na hindi dapat laging umaasa ang ating bansa sa kanila, sapagkat darating din ang panahon na sariling kadugo nila ang bibigyan nila ng prioridad. Kung kaya't habang kaya pa ay mas lalo nating pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng ating hukbo. Tama. At sa pagpapatuloy ng video na ito ay ilalahad ko sa inyo ang ilan pa sa mga malalakas sa bansa na handang tumulong sa Pilipinas. Siyempre, given na yan, no? Sinabi ko na eh. Madaming mga spekulasyon
at argumento ukol sa bansang ito na sinasabing ginagamit lang nila ang Pilipinas at hindi nila nais na palakasin ito. Pero ang ugnayang Pinas at Estados Unidos ay nasubukan na ng ilang dekada na. Tama. Nang pumasok ang administrasyon ni Pangulong Duterte ay nagkaroon ng pagbabago. Ang term na ginamit ay less dependent ang Pilipinas sa United States and prioritize China and Russia. Alam mo ba na kahit hindi tayo miyembro ng NATO ay sinabi ng US na isa ang Pilipinas sa pinakaunang naging kapartner nila. At ang pagpapatrolya ng US malapit sa disputed waters sa Philippine Sea ang kasalukuyang pulong na ibinibigay ng US. Hindi lamang sa Pilipinas, bagkus sa mga ilang bansa rin sa Southeast Asia. Marami din ang nagsasabi na bakit hindi pa simulan ng US ang engkwentro nila sa China kung tunay ngang nagmamalasakit sila sa atin. Well, yan ang bagay na hindi dapat hilingin sapagkat malaki ang posibilidad na mag-joke ito ng malawakang digmaan. Totoo. At isa tayo sa apektado nito. Isa rin ang US sa may pinakamadaming armas na ibinigay sa ating bansa. At karamihan din sa mga acquired assets natin ay binili sa bansang ito. Marami ang maaaring mag-question sa relasyon ng Pilipinas at ng US dahil sa di umano'y kinokontrol lang nila tayo. Pero di natin maialis na malaki din ang naging ambag nila sa ating bansa. Tama. At handang bumalik sa kabila ng hininto ng presidente ang Visiting Forces Agreement. Panahon ni Digong. Okay, tapos na yun. Mga utol, anong masasabi nyo sa pagiging sa alyansa ng Pilipinas at ng United States of America? Tama ba yung mga sabi-sabi na tayo ginagamit lamang? Sa totoo lang naman, no? Buong mundo naman halos, lahat halos ng mga kaalyado nitong bansa, ganun yung pakiramdam ng ilan sa mga citizens nila. Okay, so walang pinag-iba yan sa Pilipinas. Alam nyo naman sa Pilipinas, may masabi lang rin yung iba. Anyway, napakalaking tulong sa atin na United States of America considering the fact na isa sila sa mga nanakop sa atin. Okay? So talaga nagpapalawak sila ng koneksyon ng impluensya sa buong mundo. Alam natin yun para manatili sila sa number one. At maganda naman, kahit kailan naman ay hindi sila nagsimula. O yung after na ng World War II, kahit kailan ay hindi sila nagsimula ng pananakop sa ibang bansa. Yun naman yung gusto ko sa United States of America. Eh ano kung tayo ano sa kanila? Parang hindi naman tayo puppet actually. Sabi nga ng ating presidente, hindi nila tayo pwedeng diktahan sa ating usaping pambansa. Pero sa mga ganitong pagkakataon, sa mga sigalot na mayroon tayong kalaban na hindi natin kaya, nandiyan naman sila. At tandaan na mayroon tayong mutual defense treaty na nilagdaan decades back, no? Halos 50 years na. Okay, mga utol? So, yan ang United States. Pero pakikomento ang inyong mga saloobin, mga utol, at babasahin natin yan, pupusuan natin, tuloy na natin to. Parang duda ako dito. Alam naman natin ng Pilipinas ay kinikilala bilang strongest ally ng United States sa Southeast Asia. Tama. At dahil sa against sa communism ng United States ay nagkaroon ng gap sa Russia kahit nung sa panahon pa ng Cold War. Ngunit sa pagpasok ni Pangulong Ferdinand Marcos ay muli niyang ibinalik ang koneksyong ito. Alam mo ba ang naging dahilan niya? Pinaniniwalaan kasi ni Marcos na matatalo ang US sa Vietnam War. At bilang presidente ay gumawa siya ng plano na kailangan na ng Pilipinas na dumikit sa isa pang malakas na kalaban. At ang tinutukoy niya dito ay ang bansang Russia. Art of War, no?
at sa kasalukuyan, sa termino ni Pangulong Duterte, ay buhay pa rin ang bilateral cooperation ng Russia sa Pilipinas. Tama. Sa Russia din nagmula o magmumula ang biniling 1,000 truck para sa ating bansa. Magde-deploy din ang Pilipinas ng mga military sa Russia upang malaman pa kung anong training exercises pa ang kailangan ng mga sundalo natin. Inimbita na rin tayo ng Russia para isali sa kanilang International Counterterrorism Database. At alam mo ba na interesado at open din ang Russia na makapag-acquire tayo sa kanila ng mga surface-to-air missiles defense system? Noong 2016 naman, ay kasama sa plano ng ating Defense Secretary na sa Russia mag-acquire ng drones at mga advanced sniper rifles upang ma-modernize na ang military program ng Pilipinas. Hindi pa sinasabing yun na ang bibilhin, pero nasa finalist ng ating submarine procurement ang Kilo Class Diesel Electric Submarine ng Russia, which is considered as the most noiseless sa lahat ng Russian submarine. Alam mo ba na nung naganap ang Marawi Siege ay nagpadala rin ng tulong ang Russia sa ating bansa? Diniliver lang naman nila ang 20 units ng multipurpose vehicles, 5,000 units ng assault rifles, at 1 million units ng cartridges with steel core bullets, 5,000 units ng steel helmets, at marami pang iba para matulungan ang mga sundalo natin sa laban nila sa Marawi. Teka lang, mga utol, matanong ko kayo. Palagay nyo ba matibay na kaalyado itong Russia? O matibay sila in terms ng military weapon? At sa mga hindi nakakaalam, ang Russia po ang ang merong hawak ng pinakamalakas na nuclear bomb sa buong mundo. Sa lahat ng nation na may nuclear weapon. Okay, yung char bomba kung tawagin. Anyway, palagay nyo ba makakapag-depend tayo sa kanila? Makakapag-depende ba tayo sa kanila? Kung sakaling magkakaroon ng ano, kung sakaling sa kanila tayo kakampi. Ako, ang hindi ko lang naman nagustuhan sa Russia yung ginagawa nila sa Ukraine. Actually, parang iisang descendant sila ng Ukraine, no? Kung babasahin yung history ng Russia and Ukraine, no, halos iisa sila ng pinagmulan. Okay? So, talagang meron din talagang claim yung Russia na yung Ukraine talaga ay part ng Russia. So, parang ganun, mga utol. So, kasi isang descendant talaga sila. Iisa yung pinagmulan ng history ng bansa nila. Okay, pero kung ano pa man, alam naman nila ng Russian, na maraming madadamay ng mga inosenteng civilian, ngunit ginagawa pa rin nila yun. Ang gusto ng Ukraine ay independence, no? Bakit ayaw nilang payagan? Yun doon pa lang, parang ayoko na sa klase ng thinking nila. O, hindi naman Russian people. Okay? Yung Russian government lamang. Okay, mga utol, mas gusto ko na tong US. Di ba? Lesser evil ang tawag ko doon. Anyway, mga utol, anong komento nyo dyan sa Russia? Kung sakaling yan ang kaalyado natin. Pakicomment na lang, tuloy na natin to. Yan dyan, malakas rin yan, mga utol. Matagal ng kaibigan ng Pilipinas ang India. Dahil nagsimula pa ito noong 1952. Sa kabila ng pagkakaroon din nila ng problema sa kanilang bansa, lalong-lalo na sa mga karatig bansa nila, ay naging bukas pa din ang India sa pagtulong sa Pilipinas. Matagal na, maraming Bombay dito, mga utol, na nahihinga na sa klolo ng ating mga gipit na kababayan. So matagal na. I'm just kidding around, mga utol. Pero ayun ha, realidad yung sinasabi ko. Pero napakalayo na sa ating topic ha. Well, anyway, naisip ko lang, no? Kapag nagigipit yung ating mga kababayan, eh, saan nga lang ba lumalapit? Napakadaling kumuha ng loan kaysa na mag-loan ka doon sa mga up-up, no? Sa Bombay, hindi eh, di ba? Kahit ano, makukuha mo, payong, kulambo. Anyway, kidding around, balik na natin. Tuloy na natin to ha. Karoon din nila ng problema sa kanilang bansa, lalong-lalo na sa mga karatig bansa nila, ay naging bukas pa din ang India sa pagtulong sa Pilipinas. Isa na dito ay nang tumama sa atin ang isa sa pinakamalakas na bagyo sa Pilipinas.
ang bagyong Yolanda. Nagbigay lang naman sila ng $300,000 o halos 15 million pesos. Laki rin, no? At nung naganap naman ang Marawi Siege, ay nagpadala ulit sila ng $500,000. Pautang yung 5-6 yun, mga utol. Ang bayad. $500,000, $600,000 bayad. At yan sa mga kaibigan ng Pilipinas na handang tumulong sa ating bansa. At naway, dumating din ang panahon na manumbalik ang lakas ng ating bansa. Tama. At tayo naman ang makapagbigay tulong sa mga nangangailangan. Anyway, mga utol, ipuputuli na natin dyan, no? O sana nga. Pero nakaraan, no, nagkaroon ng lindol sa Turkey, kung hindi daw nagkakamali, tayo nagpadala ng mga personals doon, no? So tumulong tayo. Tumutulong rin naman tayo. Pero sa atin parang labor ang pinapadala natin, yung expertise, no? So yun, wala tayong kakayahan sa pagdating sa usaping pera. So hindi tayo ganong kayamang bansa. Anyway, ngayon naman ay unti-unti nang pinapalakas ng gobyerno natin ang ating sandatahang lakas. So pagtutuloy-tuloy yun, padadating ang panahon na kaya naman natin ng ipagtanggol ang ating mga sarili, mga utol, dahil ang mga Pinoy ay likas na matatapang. Well, anyway, yung kanina biro lamang yung tungkol sa Bombay, hindi sila dapat pinagtatawanan, mga utol, kasi naghahanap buhay sila ng matiwasay. Okay? Bihirang-bihira magkaroon ng makita ng kaso na Indian ang may gawa, no? Mga utol, talagang medyo ano sila, no? They keep it to themselves, no? Yung hindi sila gumagawa ng kabalbalan. So bihira. Hindi ko sinabing wala, pero bihira. Kadalasan pa nga sila ang nabibiktima dito sa Pilipinas, tama? Okay, mga utol, paki-comment ang inyong mga komento hinggil dito sa ating featured video. Maraming salamat kay Sir Lester Channel. Maraming salamat sa inyo, mga utol. Muli ako si Target Achilles. In behalf of the Real South Pride Production, ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, mga utol. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.